Sa video natin ito, pag-uusapan natin mga boss itong paggawa ng papel no, dito sa model space. And then sa mga susunod na video, pag-uusapan din natin sa paper space no, tsaka sa printing. Kaya lang mga boss, kung bago pa lang kayo sa maliit pa lang nating channel, huwag nyo po muna sanang kalimutang pindutin yung subscribe. Pero isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung paggawa ng papel dito sa model space muna. Ang una nating tatandaan mga boss no, pagkagagawa tayo ng papel no, kailangan alamin muna natin mga boss kung ano yung unit na ginagamit natin no sa drawing natin. Halimbawa dito sa ginagamit ko mga boss, meter ang ginagamit kong unit dito no. So yung papel kailangan susunod siya sa unit ng drawing natin no. Kailangan kung meter ito, meter din naman yung papel, no? Kung naka-inches man yan, kailangan nating i-convert muna yon sa meter, no? Kung halimbawa naman yung unit natin is millimeter, kailangan yung papel natin mga boss, gagawin nating millimeter, no? Kung feet ito, feet din naman yan, no? Kung inches ito, inches din naman yung papel. Ayan yung dapat nating tandaan mga boss, no? Pangalawa, dapat nating tandaan yung drawing natin is 1:1 no. Yung gagawin nating papel, yung scale niya 1:1 din yan no. Yung drawing na gagawin natin na naka-scale muna siya sa 1:1 no. Pag magti-print na tayo, saka na tayo mag-i-scale ng iba't ibang klaseng scale. Halimbawa, gusto nating gawing 1:100, 1:50, 1:20 at iba pa no. Pero ang pinaka-common, no, eh yung drawing na gagawin natin is 1:1. Tapos gagawa tayo ng papel na 1:1. Kung 1:1 sila parehas, gaya ng sinabi ko ng mga previous video natin, hindi papasok itong plano na ito sa 1:1 na papel. Diyan papasok yung scaling, no. So, ngayon gagawa na tayo ng size ng papel, no. Since ito nga, meter ito, yung gagawin nating papel is kailangan i-convert natin yan sa meter. Halimbawa mga boss, ang gagawin nating papel is 30 inches by 20 inches, no? Which is yun yung pinakamadalas na gamitin dito sa atin, no? Ngayon, yung 30 inches by 20 inches na yan, kailangan i-convert natin yan sa meter, no? Kasi nga, meter yung unit na ginagamit natin, no? So, paano ba natin i-convert yan, no? So actually dito meron tayong command na QC or yung quick calculator no. Pwede nating gamitin ito no. Pero ang convert from na gagawin natin is from inches. So kasi yung 30 inches by 20 inches inches yun no. Iko-convert natin yan sa meter. So yung value to convert is 30 muna yung i-convert natin. Ang value niya is 0.762 meter siya, yung 30 inches, no? So, i-convert na rin natin yung 20, no? So, ngayon, yung 20 inches, value niya in meter is 0.508 meter. So, ngayon, once na na-convert na yan, mga boss, gagawa tayo ng rectangle dito, no? So, magta-type tayo ng rect, tapos click, punta tayo sa dimension. Ngayon na kung naka-landscape siya, yung length niya is 0.762. And then yun namang width niya, no? 0.508. Ayan 'yan, no? Ayan yung na-compute natin kanina. So ibig sabihin, ito yung 30 inches natin, no? By 20 inches na 1:1 ito, 1:1 yung plano, no? So ngayon yung offset natin ito ng 1 inch, offset natin ng 0.025, no? Ang 1 inch is 0.025, no? Ito 'yan. Ngayon na kunwari lang gagawa tayo ng title block dito, no? So gagawa lang tayo rito. So na-discuss naman natin yung mga text dati, no? Gawan nyo na lang ng text ito. Kung meron kayong built-in na title block, pwede rin yung gamitin yun, no? I-copy nyo na lang tapos ilagay nyo rito.
Ayan yan, na. So, eto ngayon yung papel natin at saka yung title block natin, no? Yung sukat ng papel natin ngayon is ano ito, no? 30 inches by 20 inches yan, no? Ayan yung paggawa ng papel, no? So, using meter unit, no? Ngayon ang tanong, paano ipapasok ngayon yung plano, no, dito sa papel na ito, no? So, na-discuss naman natin yan nung mga previous video natin, mga boss. Panoorin nyo lang paano ipasok yung 1:1 na plano, no, dun sa papel natin. So, meron akong apat na kumana diniscuss yung scale, dim scale, dim LPAC, tsaka dim update, no? Ipasok na rin natin, no? Scale, select ko muna, tapos scale, click, tapos 1/50. Halimbawa, gagawin natin 1:15. 1/50, pagkatapos meron tayong dim scale na ilalagay, yung dim scale natin is 1/50 rin. Parang review lang ito ng mga previous video natin, mga boss, ha? Tapos dim LPAC. Tapos ilagay naman natin na 50. Kasi 1:50 tayo. Ngayon na saka natin niya update, no? Nandito sa annotate yung update, select natin ito. Tapos select natin yung plano, no? So ito na siya ngayon, no? Pwede na nating ipasok doon sa papel ngayon, no? So itong plano natin 1:50 yan, no? So ayan yung reason kaya natin na ginagawa yung papel, no, na 1:1. I-scale natin yung plano at ipapasok natin dito sa papel. Etong papel natin, mga boss, ito yung 30 by 20, ha. Same procedure lang yan kung gagawa ka ng ibang size ng paper, no. Halimbawa yung A4, no, na 11 by 8.5, no. Yung 11 convert muna sa meter, no. Tapos yung 8.5 convert din sa meter, tapos gagawa kayo ng rectangle, no. So same procedure nito, no. So ito yung scale natin na 1:50, no. Galing siya ng 1:1, ngayon 1:50 na siya. Ayan yan. Which na discuss ko naman ito, mga boss, sa mga previous video natin, no, para ma-review, panoorin niyo rin. So dinemo ko rin lang dito, no, kung paano ipasok sa 30 by 20 na papel yung 1:50 na drawing. Ito 1:1 kasi ito, no. Ayun lang, mga boss, no, kung nagustuhan niyo itong paggawa ng papel, no, dito sa AutoCAD, huwag niyo po sanang kalimutang pindutin muna yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama niyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.